Magandang araw mga kabaryo. Welcome again to my YouTube channel. Yung episode na po na ito ay tungkol sa unang harvest natin this September 2021. Dito po to sa Abagatan Area 1. So may lot area tayo rito na 1.1 hectare, pero ang tinatamnan po lang natin dito is about 0.7 hectare. Dito po nakalagay kasi yung ating sun dryer, saka warehouse, at may mga, at yung kubo natin dito rin po, kaya ay may mga gardenan din po ng mga gulay dito. So natirang taniman natin dito ng palay is about 0.7 hectare. So ang tanim po natin dito is 402 na rice variety ng palay. So yung variety na po na ito ay pangkain po namin. Ibig sabihin, for family use natin. So sa episode na din na po na ito, magagamit natin yung pina-customize natin na Kubota 4018 palay carrier, yung karyada na pina-assemble natin last time. Ito yung magkakarga ng palay from the field papunta do sa ating dryer. So yan na po siya, o masusubukan na po natin siya kung ilan ang kaya niyang kargahin na palay galing dyan sa farm. So yan na po, susubukan na nilang kargahan ng pala yung rice carrier natin. So with this rice carrier o pala carrier, hindi na po tayo mag-hire ng karabaw na magkakaryada ng ating harvest from the rice paddy papunta sa dryer. So ito na po yung gagamitin natin as carrier, and then habang di pa natin ginagamit to, para sa rotivator. So makakatipid po tayo ng konting halaga dahil ang presyo po ng pagkakaryada ng palay gamit ang karabaw is about 20 pesos per sack. So kung meron kang 100 kabans na sack na inani sa 1 hectare, so magbabayad ka ng 2,000 pesos para lang sa karyada. So ito na po yung palay carrier natin. So kaya niya po ng mahigit 30 kabans ng palay para i-transport. So basically mga about 32 kabans po yata yung nakakarga ngayon dito. So yan po, dadalhin po natin yung harvest natin sa baryo para doon i-sun dry yung mga harvest natin. Kasi mas malaki ang harvest area doon, and then kaya ng mga 100 kabans na isang pasadahan lang. O, para hindi pabalik-balik, saka mas mabilis matuyo. Nanganda pa, ay man. Nanganda pa, pagod na nag-awid. Kaya na po mga kabaryo, so pinapadry na po natin yung mga harvest natin. And once na madry siya, pwede nating istock siya sa bodega natin and wait hanggang sa gumanda yung presyo ng palay. Currently po, yung presyo ng palay ngayon dito sa Alicia Isabela is about 1450.
yung sariwa po yun. Eh, yung dry po niya, isumabot po ng mga 19. So, instead na imbenta natin ng 14.50 per kilo ng sariwa, mas maganda po ipadry natin, even though may bayad po tayo sa mga taong nagda-dry niyan. So, maski magbayad tayo ng 2 pesos per kilo, abot po siya ng mga 16 pesos. So, may dagdag kita pa rin po tayo kung may benta natin ng 19 pesos or additional 3 pesos na income pag pinadry natin. So, ganyan po ang ginagawa nila. Pag pinadry mo, from time to time po, hinahalo nila. So, meron silang parang rake para daanan nila yon, and then para maikot o mabaliktad yung mga palay. Yung nasa ilalim, pupunta naman sa ibabaw, at yung ibabaw, pupunta naman sa ilalim. Si Elong, si Mahal, si Danisan, si GM. Ito po yung isang kasama nila nasa tricycle. Si Bum Bum. Si Kanga Tategwales, tagdas di ni Dua da nagdas yay. Agurnong. So, bandang hapon na po, iniipon na uli yung palay para ilagay uli sa sako. And then, based sa evaluation nila, baka kailangan pa ng another half day tomorrow na mabilag ang palay para mas maganda yung pagkakadry niya. So, right now, sinasako na lang uli nila. And then, tomorrow na naman po uli, bibilag uli siya. Po mga kabaryo, after ng second days ng pagda-dry ng palay o sun-dry natin ng palay, pwede na po siyang dalhin sa ating warehouse. So natapos na po yung pagbibilag natin and dadalhin na po natin sa warehouse natin. So gamit pa rin po natin yung palay carrier natin na Kubota, yan ang pinaka transport mode natin. Although meron tayong mga hand tractor na may carrier, so, suporta na rin po yun. Baka sa susunod na anihan natin, ayun din po ang kasama natin para maghakot ng mga palay. Galing sa dryer, papuntang warehouse.
Ini full storage, pwede lang kita lang kalma ko, yung video. So hanggang dito lang po muna mga kabaryo, and abangan po yung susunod na episode natin na pag-harvest ng palay sa other area natin. Palike po, subscribe, and click the notification bell to see my other videos in future. Thank you and God bless po.